Lumabas din ito si Sheila Go na walang record sa immigration. Baka magkasabay silang lumabas, Madam Chair. Baka pwede na tanungin ito kung magkasama pa silang lumabas. At paano sila lumabas? Dahil wala kang record, di ba? Sheila Go, wala kang record paglabas. So, pwede namin malaman kung paano ka lumabas dito sa bansa. Yes. Isa ko. Miss Sheila, hello. Tatanungin ko yung mga ahensya, yung teorya nila, paano kayo lahat alis ko nakalabas, pero tinatanong na rin kayo ngayon, baka pwede nyo simulang sagutin kung paano kayo nakalabas. Madam Chair, baka pwede ka tapay ng Facebook. Itanggal yung special broker. Maaari nyo bang tanggalin ang mask nyo, Miss Sheila, para klaro na lang muna ko kasi natapos na yung mga sagot nyo at yung mga nangyong kung hindi nakasagot nyo paano ba ang mga katalas sa Pilipinas. Pwede mo, pwede mo. Ano po? Sasakay kami dito sa talagang. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat. Saan? Saan kayo galing? Saan kayo sumakay? Dito lang sa dito Manila. Dito. Mapupunta kay Mindanao. Doon ka sumakay. Hindi. Galing ka dito Manila. Paano ka sumakay? Sumakay mula ka ng plano, bus. Tell us the details. Anyway, establish mo talaga na hindi kayo dumahan sa immigration. Sa anong klase mo sasakyan? Van. And then, saan ka kayo dinala? Hindi ko alam kung saan yung lugar. Mga ilang oras? Araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw kayong umalis, araw din dumating? Tapos na. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi rin. So, umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon. So, isang buong araw kayo buya. So, mga 5 hours by van. Tapos, anong... Tapos, just one more follow-up and anong klaseng boat ang sabi niyo boat na sinakyan? SB Protector. Pati plate number na sasakyan niyo. Ilan kayo rin sa van? Ilan daw sa kayo sa van? Tatlo. Sino sino? Sinong tatlo? Ida? Sabay pala kay Alex. Tobias. Sabay kayo ni Alex. Tobias. Biyahin mami ng Alex para umalis sa inyo. Lampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar. Lagpas kasi pa ng Pangasinan. Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. Eh, Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyo yung barko? Diretso kay Malaysia? Hindi from po. Pilipinas? Saan? May patid ng... May patid. Ha? May patid ng mas malapit. Ilang oras kayo nung malit na barko bago kayo lumipat sa malaking barko? Ilang oras na? Gana. Tapos yung malaking barko. Yung malaking barko, ano siya? Pasayaruan, cargo ship, o fishing ship, or describe yate. Yung luxurious yacht. Ano siya? Yung malaking barko. Sige.
fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat. Tapos yun na, dumating na kayo ng Malaysia. Tapos? Blue or green? Yun na, diretso na kayo Malaysia. Miss Sheila at mga kasama, gusto ko lang i-reiterate yung order of questioning natin dito sa hearing. Siguradong babalikan natin. Sorry, Madam Chair. Nauna ako, ha? Okay. It's okay, Senator. I jumped the gun. Okay. So, Madam Chair, babalikan po Madam natin. Madam Chair, pwede po bang i-clarify lang? Joel. Yes, just before we go just back one, to just one thing that I'd like to clarify, yes, from the our resource person. Yes, sorry, Senator. Just before you ask your question to her. I'm not going to ask questions. Just before your... Just to clarify what okay, she said. Just before your clarification, follow-up lang dun sa tanong ko kanina. Miss Sheila, sabi niyo hindi Pangasinan ang inabot niyo. Sambales kaya? Alright, balikan na lang. Okay, balikan namin kayo mamaya. Sen. Joel? Sheila, kasi kanina binanggit mo magkakasama kayong tatlo, Wesley tsaka ni Alice, dun sa bahay. So, magkakasama na kayo na pinuntahan noong van sa bahay. Saan itong bahay niyo? Sa farm in Tarlac. Tapos, sabay-sabay kayo mula sa Tarlac, mga 5 oras na punta kayo ng Pantana. Tapos, sumakay kayo ng maliit na white boat sa atin. Yung white boat niyo, mga ilang tao kayo. Estimate. Ilang kayo? Hindi, ilan ang kasya dun sa boat na yun? Maliit lang eh, sabi mo. Oh, maliit lang. Kaya nga, ilang siguro tao lang? Kasya. Hindi ka makakatayo, makalakad-lakad ka doon. Maliit pa. Tapos after 5 hours, makikin na kayo ng malaki. Ang malaki po, hindi na nakasya. Isang na. Does he want to raise? Yes, Chair. I was about to recognize Attorney David na nagsasalita dito dahil isa din silang resource person. Correct. Briefly, please, and then babalikan po ng Chair Your order of question. Your Honor, please, considering that the resource person is already subjected for inquest before the investigation deal, in this interest of fairness, Your Honor, may, because she is waiting for the investigation. Discussing this with her earlier, but in fairness, may we at least request for an executive session as to the manner on how she left the country. The chair will act on that at the proper time of the meet, but binalikan natin si Ms. Sheila for questioning. Well taken yung point at saka yung request. Yes. And may I remind all of us na kapag may abogado tayo dito ng counsel or counsel din, actually, hindi namin sila pinasasalita. But, of course, you are allowed to speak dahil kayo rin po ay resource person sa hearing na ito. So, the chair will return to this. Excuse me, attorney. The chair will return to your request for Ms. Sheila. Very well taken, Attorney David, and the chair will act on it at the proper time. Pag pinilakan namin si Ms. Sheila para sa mga tanong. The chair, very last intervention at this point po, yes, Senderoy. Kasi pagkatapos ni Senderoy, babalikan ko po yung order of questioning at uulitin ko yung tanong sa ating mga ahensya. Ano ang teorya ngayon para makaalis sila ng isa-alis at the court? Yeah, Madam Chair.
unless the objection of the lawyer Sheila Go concerns national security, maybe I will advise this committee to go on with the executive session. But very important kasi yan, dyan tayo palaging na lulusutan ng mga kriminal na lumalabas sa ating bansa. Kailangan malaman yan ang lahat ng publicly malalaman yan ng mga kababayan natin. Paano makatulong sila? Paano natin maiwasan yung ganun bang sistema? I think the case of Sheila Go does not concern national security. Bakit kailangan natin mag-executive decision, Madam Chair? Thank you, Madam Chair. I submit. Salamat kaayo, Senator Roy. Pagkatapos tanungin ng chair yung mga ahensya, ano ang kani-kanilang mga teorya kung paano nakatakas sa Pilipinas si Alice Guo, I will suspend hearing para makapag-discuss tayo mga senador kung paano mag-act on the request. Sheila, kanina narinig mo yung sabi ng mga kapulisan kasi... Sorry po, hindi ko masyado inyo. Hindi, kasi ang sabi nila, hindi ka daw nagsasabi ng totoo na galing ka sa farm bago ka pumunta doon sa mag-ride ng pantalan, yung maliit na boat na binabanggit mo, no? Yun yung paniniwala nila. Gusto ko lang na i-remind ka, paalalahanan kita na ikaw ay sumumpa dito sa Senado na magsasabi ng katotohanan. Opo. So, uli, totoo ba na ikaw ay galing sa farm? Opo. Bago ka pumunta sa pantalan? Yes, po. So, wala rin rason bakit ka magsisinulit kung saan Opo. Ka galing. Opo. Ako naniniwala ako na galing ka sa farm. Ang tanong ko sa'yo, gano'ng makatagal ko sa farm kayo bago kayo dumalas? Ako, ano lang, yung araw lang yun. So, yung araw galing, na yun? Galing ako sa Bulacan. Galing kang Bulacan? Tapos, pumunta ka dun sa farm. Opo. Pagdating mo sa farm, anong oras ka dumating sa farm? Hapon. Hapon. Tapos gabi kayo umalis, di ba? Opo. Hapon ka dumating sa farm. Pagdating mo ba sa farm, nandun na si Wesley tsaka si Alice? Opo. Oo. So, silang dalawa nandun na? Opo. Matagal na ba sila doon? Una, hindi ko alam. Ah, hindi mo alam? Oo, hindi ko alam kung una sa galing o kaya sa farm palagi. Hindi ko sure. Opo. Kasi... Tapos dinatnan mo lang. Opo. So, pero... Doon na sila kaya natulog? Siyempre malalaman mo yun kung doon na sila natulog nung gabi na yun. Yung gabi, hindi ko, yung, kasi yung alaw yung dating ako, yung gabi na yun, umalis na kami. Pero sila Alice tsaka si Wesley, doon sila natulog nung Opo. Gabi na yun. Hindi, yung gabi, sabay kami Alice. Yeah, pero nung dumating ka, di ba, sabi mo, dating ka hapon. Pagdating ka hapon, si Alice at tsaka si Wesley nandun na, di ba? Opo. Ang dalawa ba? Matagal nang nandun sa farm, natulog sila nung gabi na yun? Siguro. Hindi naman lang alam. Ngayon, ito yung tanong ko. Kasi aalis ka na nung gabi, di ba? Aalis ka na nung gabi. Marami kang dalang gamit. Kasi yung matatagal ko, wala kang dalang gamit. So, ang plano mo, doon ka na lang bibili. Shopping ka. Wala. Una, hindi ko alam. So, wala kang dalang gamit? Wala. Wala. Okay. Sige, kung aalis na kayo nung gabi, alam mo kung saan kayo pupunta? Hindi po. Hindi ka nagtatanong? Tatanong ko, ang sabi niya sa akin, sabi niya ate, nalulungkot ako, samahan mo ako, may pupuntahan ako, sabi niya. Pero bawal ka magtanong. Hindi naman sa bawal, hindi siya sabi sa akin kung saan ko. Ikaw, sasakay ka din sa van, hindi mo kakilala yung sasakay mo ba? Hindi. Hindi mo alam saan ka pupunta? Hindi ko. O handa ka na kahit sa lupalo, kahit sa samahan. Kahit impyerno sa Opo. So, ngayon, sumakay ka dun sa van, wala kang kinakausap, yung taong nag-drive sa'yo. Ilan kayo dun sa van? Tatlo kami, tapos may larawa, sunto sa amin. Tatlo kayo, isang driver. Opo. Pang-apat yung driver, may isa pang tao dun. So, lima kayo dun sa van, na bumiyahe ng limang oras. Hindi ko sure kung tama limang oras kasi hindi ko matatanda. So, yun ka, tapos sumakay na kayo dun sa bangka na maliit, di ba? Opo. Hindi ka pa rin nagtatanong, saan tayo pupunta, ate? Saan tayo? Magpapakamatay na ba tayo lahat? Sabay-sabay ba tayo? Anong gagawin natin? Galit siya sa akin. Huwag na ako kanunin. Basta samahan mo lang. So, yung buong panahon na yon, limang oras sa van, tapos yun sa boat, mahaba din yun, bago ka makarating sa malaking boat. Hanggang dun sa malaking boat. Pagdating ng lugar, at saka alam ko kung saan.
dagat diba? Oh, so, saan lugar ka? Ang alaman mo? Chinese name, sabi ni Wesley, Siempenna. Ano yun? Siempenna? Siempenna. Siempenna. Yung pinagdatingan nyo nung sa maliit na boat o sa... Sa bago malaki, meron pa isang maliit. May sundo sa amin. So dalawang maliit na boat bago sa malaking boat? Sa isang maliit ang boat, tas malaki, tas maliit. Ah, okay. So mula sa van, maliit na boat, malaking boat, and then maliit na boat. Opo. Okay. So alin lang yung alam mong lugar dun sa mga points na yun? No? Mula dun sa van, sa farm, punta dun sa isang lugar, may alam ka dun o hindi pa rin? Saan yung alam mong lugar? Nalaman mo? Dadating na ako sa Singapore. Yung mismo sa ibang bansa na, dun lang ang alam. So the whole time, hindi ka nagtatanong, hindi mo alam. Wow, alam ko, sabi ni Alex, wag daw ako. Ito yung tatanong ko sa'yo, Sheila. Sana magsabi ka ng katotohanan kasi ang bait naman natin sa'yo eh, no? Habang nagbabiyahe kang ganun, siyempre meron kang iniisip na meron akong kakilala, si Mayora, may kakilala na itatawid kami. Diba? So, meron ka bang nakita, nakausap sa telepono, sa personal na tumutulong kay Alice at sa inyo? Para yun kasi magbibigay sa iyo ng kumpiyansa na, oh, hindi talaga ako mapapahamak, meron kasing tutulong sa amin. Kaya alamin mo yun. Miss Sheila, bago mo sagutin yung tanong ni San Joel, yung binanggit mong lugar na Siempenna, yung Chinese name, may pinakita sa akin si San Sherwin, no, na research. Yan ba ang pangalan ng sipada na alam sa Saba? Hindi ko alam kung yun ba yun. Basta tanong ko, boys, sinabi ko, saan ba tayo? Ang sabi niya sa akin, Siempenna. Okay, so at least we know yung Chinese name na Siempenna. Opo, Chinese name. Okay, so pakisagot yung tanong ni San Joel and then kung itatakon din ako sa inyo. Mula dun sa maliit na boat, sa malaking boat, sa maliit na boat, meron ka bang nakita, nakausap ni Alice, narinig, kausap sa telepono na pagbibigay kasi sa iyo yun ng lakas ng loob na kahit papaano, may mag-aalaga naman sa atin. Hindi Trapping naman... Trapping po ako sa dagat eh, kasi hindi lang pwede kaming open ng phone. Ng phone? So, hindi siya tumawag sa telepono? Hindi po. O, so, sino yung nakausap niya? Yung buong halos isang buong araw na nagbabiyahe kayo? Wala. Wala siyang nakausap? Wala. So, nung iniwan kayo ng driver ng van, sumama ba yung isa pang tao? O yung kayong tatlo lang yung sumakay mo? Kayong tatlo lang, sumakay dun sa maliit na boat. Tapos dun sa pagsakay nyo dun sa malaking boat, kayong tatlo lang din. Tao dun? Sa boat. Sino yung mga nakita mo tao dun sa boat? May nakausap ka bang iba? Wala po, basta diretso lang kami. Wala kayong kinausap? Kayong tatlo lang nag-uusap? Walang ibang kinakausap? Wala po. Mula dun sa malaking boat, sa maliit na boat, wala pa rin? Wala. Binasundo lang kasi sa amin. Hindi kayong kakausap apin kasi... Panggapupod kayo. Opo. Wala kayong pausap? Wala, basta sunod lang. Sakay lang kayo ng sakay? Opo. Parang hindi naman yata makatotohanan yun, Sheila, kasi wala kang kausap. Kunyari, ako yung nagmamaneho nung boat. Sumakay lang ako. Ang usap niya, kung makasunod lang yan sa kanila, ganun na, wala na iba. Sasakay lang kayo? Opo. Yo, Madam Chair, thank you. Madam Chair, salamat, San Joel. Follow-up question muna. Actually, may mga tanong ang chair sa inyo. Isama nyo na yung naikwento nyo so far kay San Joel. Kwento nyo sa amin, paano yung naging buong biyahe nyo mula dito sa Pilipinas hanggang makarating kayo sa Batam. Mula dito sa Pilipinas, ang naikwento nyo so far sa amin, nakarating kayo dun sa Siempenna, na ayon sa pagkakaalam namin, yun ay Sipadana Island sa Saba. Paano kayo pumunta mula dun sa Siempenna sa iba pang mga lugar hanggang paano kayo nakarating sa Batam, Indonesia? Yung huling lugar kung saan kayo nakuha.
Okay. So, yung pagpunta nyo sa Malaysia, yan yung kwento yung nakarating kayo sa Siem Pen na. Opo. Okay. So, kaya lalong namumuo sa isip namin na si Padan Island nga yun, Saba. Oo, dahil yun. Okay lang. Kinisinasabi ko rin lamang sa inyo. Mula Malaysia, paano kayo pumuntang Singapore? Eroplano po. Eroplano. Sinong tumulong sa inyo para makasakay ng eroplano? Sinong nag-arrange para makalating kayo sa Singapore? May isang babae. Sino po yun? Hindi ko kilala. Sumakay kayo ng Singapore Airlines? Hindi ko alam kung ano airlines ba sa iyo. Yes, ma-i-check po namin. Gaya ng nabanggit ko kanina, dear colleagues, itatanong ko po sa BI at sa NBI yung kopya at yung original yung passports ni na Miss Sheila at Wu Huaping kasama po yung mga stamps na pagkakitin natin ito dito. Meron na pong kopya ang komite. So, mula Singapore, paano kayo pumuntang Batam? Kayo ng ferry na malaki papuntang Indonesia papuntang Batam sa pagkakitin. Just to follow up yung panyanggit ni Polo, kung dumating kayo ng Malaysia, wala kayong passport na pinatatakan o kung ano man galing Pilipinas, wala kayong pinuntahan, walang sumundup sa inyo na immigration, walang kahit na anong gobyerno na sabi sa inyo, teka lang, bawal mo na pumasok dito, i-check mo na namin, ikaw ba talaga si Sheila Go? Walang ganon? Wala po. So, paano yun? May sabihin ng isang babae siya. So, dun yung binigay yung passport mo sa babae na yun. Siya rin yung babae na yun na tinuturo mo na tumulong sa inyo na nag-arrange yung flight nyo from Malaysia. Opo. Siya rin, the same person niya. Isa lang na yun babae. Yun lang po, babae. Okay, thank you, madam. Thank you, San Joel. And Miss Sheila, yung babaeng yun ba ay Pilipina ba siya? China ba siya? Ibang nationality ba siya? English ang ano niya, kaya hindi ko makuha. English ang salita niya. Puti ba siya o Asian? Tama lang, parang tayo. Parang tayo lang. Siya ba ay Malaysian? Hindi ko sure lang kasi hindi namin tanong. Tapos English lang ang ano niya, language niya. O siya ba ay Singaporean? Hindi ko alam. Alright. Mula Pilipinas hanggang Malaysia, hanggang Siem Pen na, kasama mo si Mayor Alice at si Wesley. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Hindi, di ba? Okay. Mula Malaysia, Siem Pen na, papuntang Singapore, kasama mo pa rin si Mayor Alice at si Wesley. Opo. Kasama nyo rin ba si Cassie Leong? Si Cassie, kita namin sa Malaysia. Nakita nyo siya sa Malaysia at kasama na siya papuntang Singapore. Okay. And mula Singapore papuntang Indonesia na sumakay kayo ng ferry, magkakasama kayo sa ferry ni na Alice, Wesley at Cassie. Hindi po. Hindi. Sino ang kasama nyo sa ferry? Ako, si Cassie, tsaka si Alice. Okay. Hindi nyo kasama si Wesley sa ferry papunta. Nauna po si Wesley. Nauna si Wesley sa Indonesia. Okay. Tapos, ano ang ginagawa nyo sa Batam? Para saan kayo pumunta? Ano po? Quarry. Tapos, gusto niya pasyalan ganun. Kaya nauna siya doon sa Batam. Sa Batam. Tapos, okay. Ngayon, sunod kami. Saan kayo sa Batam na capture ng mga otoridad ng Indonesia? Saan doon? Saang lugar doon sa Batam? Hindi ko alam mo ano lugar. Basta ang alam ko yung hotel namin is Haris. Yes, your hotel was Haris. Sa hotel ba kayo nahuli or sa ibang lugar sa labas? Sa ano, sa immigration ng Batam sa... Sa immigration kayo nahuli? Doon sa ferry, pasakay kami. Yes. Doon po kami. Doon kayo nahuli sa ferry, nahuli ng immigration ng Indonesia. Papunta ang Singapore. Papunta sana ng Singapore. Papalik ng Singapore. Okay. So, nahuli kayo ng immigration ng Indonesia.